Sa nakaraang kabanata ng ating kwento ay ating nasaksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawa na sina Jack at Ara. Naging maayos ang kanilang kasal. Kahit ayaw ni Jack magpakasal, ginawa pa rin niya para sa kanyang ina. At pagkatapos ng kanilang kasal, nagdesisyon si Jack na magbukod silang dalawa, lalo na't mag-asawa na sila. Kaya naman, hindi pumayag si Senyora Madeline, pero sa huli, napa-oo na lang ito. At sa kanilang mahabang biyahe, nakarating rin sila sa kanilang bagong bahay, pero naging miserable ang buhay ni Ara dahil walang maid na kinuha si Jack. Gusto kasi ni Jack na si Ara ang gagawa ng mga kailangan ni Jack, katulad ng paglilinis, pagtitimpla ng kape, paglalaba, paggrocery at iba pa. Nang nakarating na sila sa bagong bahay, walang laman ng ref. Kaya naman, inutusan ni Jack si Ara na bumili ng mga kailangan. At ayun na nga, sa madilim na daan, may nararamdaman siyang kakaiba. At sino kaya itong sumusunod sa kanya? Mapapahama kaya si Ara? Makakarating kaya siya sa mall na ligtas? Kung bago ka palang napadpad sa akin channel ay, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more updates sa mga videos ko. Maraming salamat mga katwini. Sa kanyang paglalakad, may nararamdaman siyang kakaiba na para bang may sumusunod sa kanya. Napatalon siya sa gulat nang biglang may bumisina sa kanya. Hinanap niya kung saan iyon nagmula at nakita niya ang expensive car ni Jack sa labas ng gate. Bumaba ang bintana sa driver's side at nakita niyang nakaupo na sa driver's seat si Jack. Sininyasan siya nitong lumapit kaya mabilis siyang lumapit dito. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Obvious ba? Sasamahan na kita. Gabi na, delikado sa isang katulad mo ang lumabas mag-isa sa ganitong oras. Nakaramdam siya ng tuwa nang malamang sasama siya nito. Matamis na ngiti ang sagot niya. Ngingiti ka na lang ba dyan? O sasakay ka? Eretadong sambit nito. Nawala ang ngiti niyang napalitan ng simangot dito. Mabilis na siyang sumakay dahil baka lalo lang ito mairita sa kanya. At habang nasa biyahe sila, pareho silang walang imik. Nakatutok lang sa daan nito. Kaya naman, nilibang na lang niya ang sarili sa pagmamasid sa labas ng bintana. At ayun na nga, dumating na rin sila sa mall. Bahala ka nang mag-grocery. I will be back after 1 hour. I need to go. I have something important to do. Sambit ni Jack. Nasa labas na siya ng supermarket. Kala niya sasamahan siya nitong mag-grocery. Yun pala, iiwan din pala siya nito. Hindi na nito hinintay na makasagot pa siya. Tumalikod na ito at iniwan siya. Okay, bulong na lang niya sa kanyang sarili. Pumasok na siya sa supermarket. Pinamili niya ang mga kakailanganin niya sa pagluluto at natapos na rin siya sa pag-grocery. Bitbit ang dalawang bag ng kanyang binili. Lumabas na siya ng supermarket at naghintay sa labas nito. Tinitignan niya ang paligid na baka makita niya si Jack. Pero inabot na siya ng 2 oras sa paghihintay. Ni anino nito, hindi niya nakita. Umuusok na ang kanyang ilong sa inis. Masakit na rin ang kanyang binti sa katagalan ng pagtayo. 1 oras daw sinungaling. 2 oras na akong naghihintay dito. Wala ka pa. Inis na sambit niya sa sarili. Nagpa siya siyang maglakad para hanapin ito. Panay tingin niya pero dahil napakalaki naman ng mall na kinaroroonan niya, malabong magkita sila nito. Pero nagbaka sakali pa rin siya hanggang mapadaan siya sa isang coffee shop at nagsalubong ang kilay niya na makita si Jack na kampanteng nakaupo sa loob ng coffee shop at lalong nag-isang guhit ang kanyang kilay na mapatingin sa kausap nito. Isang magandang babae, parehong tumatawa ang dalawa habang nag-uusap na animo may pinagkukwentuhang nakakatawa. Kaya lalong bumangon ang inis niya sa lalaki. Napaisip siya sa kanyang sarili. Sabi mo, 1 oras, kanina pa ako naghihintay sa'yo. Masakit na ang paa ko, yun pala, nakikipaglandian ka lang. Hindi na siya nag-aksayan ng oras. Mabilis siyang pumasok sa loob ng coffee shop at lumapit sa mga ito. Ito pala ang sinasabi nitong importanteng gagawin. Umuusok ang ilong na lumapit siya sa mga ito. Honey, malakas na tawag niya dito
Agad namang napatingin ang lahat sa kanya sa loob ng coffee shop. Nilingon naman siya ni Jack na nasalubong ang kilay, kasabay ng paggagalaw ng muscle nito sa mukha sa sobrang galit. Napangiti siya ng lihim. Umanda ka sa akin, Jack. My God, honey. Nandito ka lang pala. I've been waiting for you so long outside the supermarket in 2 hours. Sambit na hindi maitago ang ini sa kanyang tinig. Pagkatapos niyang tinignan si Jack, agad namang dumako ang tingin niya sa kausap nitong babae. Nakataas ang kilay na tinignan siya mula ulo hanggang paa. Oh, may kasama ka pala, Han. Sino siya? Han? What this is means, Jack? Who is she? And why she acts like that? Naguguluhang tanong ng babae. Nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa ni Jack. Tingnan muna siya ng masama ni Jack bago ibinalik ang atensyon sa naguguluhang babae. She is my maid. May pagka-ilusyonada lang kaya feeling niya may relasyon kami. Namilog naman ang mata niya sa sinabi nito. Akala niya sasabihin nito ang totoo sa babae. Pero nagkamali siya. Ipinahiya pa siya nito. Kaya naman, lalo siyang nainis. Hindi totoo yan. Asawa niya ako. At ito ang magpapatunay na totoo ang sinasabi ko. Galit na sambit niya na ipinakita sa babae ang wedding ring niya. Ipakita mo nga ang wedding ring na suot mo, Jack, para maniwala ang babaeng yan na asawa kita. Dagdag pa nito. Pwede ba, Ara? Tumigil ka na. Ipinapahiya mo lang ang sarili mo. Nakangising sambit ni Jack na tinaas ang kaliwang palad nito. Lumaki bigla ang mata niya sa ring finger nito at doon niya nakita na wala itong suot na singsing. Namumula ang pisngin, tumingin siya sa babae na nuoy nakangising nakatingin sa kanya. You know what? Ngayon lang ako nakatagpo ng maid. Napaka-ilusyonadang katulad mo. Look at yourself. Sa tingin mo, papatulan ka ni Jack? Sambit nito na tingnan siya mula ulo hanggang paa. In your dreams, dagdag pa nito. Kung pwede lang, lumubog na siya sa kanyang kinatatayuan sa sobrang pagkapahiya nito. Maging ang ibang customer, narinig ang conversation nila at nakakuha rin siya ng mga negatibong reaksyon mula sa mga ito. Napaluha siya. I have to go. Sambit ni Jack sa babae bago tumayo at dumaan sa harap niya para lapitan ang babae. Bahagya pa siyang nasanggi nito at sumunod na ang pangyayari ang hindi niya inaasahang makita. Hinalikan nito sa harap niya ang babae. Mabilis lang ang halik na iginawad nito sa babae. Pero parang napakatagal na yun para sa kanya. Napapikit siya sa sakit na nararamdaman. Gusto na niyang lakasan ang pag-iyak sa sobrang sakit pero pinigil niya ang sarili. Naramdaman na lang niya nang hawakan ni Jack ang braso niya at hilahin siya palabas ng coffee shop na halos kalad ka rin na siya. Teka nga lang, bitawan mo nga ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Bakit mo ginawa yun? Nanggigil na sambit nito. Ang alin? Galit din tanong niya. Don't play with me, Ara, dahil hindi ako nakikipaglaro sa iyo. Nanggigil na sambit nito sa kanya. Bakit hindi mo sinabi ang totoo sa babaeng yun? At higit sa lahat, hinalikan mo pa siya sa harap ko. Naluluwang sambit niya. Bakit? Nasasaktan ka? Nagsiselos ka ba, Ara? Iniiwas niya ang tingin dito. Hindi niya alam kung anong isasagot sa tanong nito. Kaya naman, nag-isip siya ng isasagot. Bakit? May dapat ba akong ipagselos? Kahit naman asawa mo na ako ngayon, maid pa rin ang turing mo sa akin, Mr. Rodriguez. Kaya wala akong dapat ipagselos. Dahil tanggap ko na, asawa mo lang ako sa papel. Sambit niya na bago ito tinalikuran. Where are you going? Naiiritang tanong niya dito. Malayo sa'yo. Sagot niya na hindi ito nililingon. Stop it, Ara. Let's go home. Umuwi ka mag-isa mo, unggoy ka. At ayun na nga, tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad si Ara. Kaya naman, napatakbo na lang si Jack para kunin ito at kinarga agad ni Jack si Ara papasok sa car. Hindi na lang umimik si Ara pero sa kanyang isip at puso, galit na galit pa rin ito. Walang imikan ang dalawa hanggang nakarating sila sa kanilang bahay at agad namang dumiretso si Ara sa kusina para magluto ng hapunan. Pagkatapos niya magluto, agad naman siyang dumiretso sa kwarto niya para maligo. Iniwan niya si Jack. Napaisip siya sa kanyang sarili. Kumain ka mag-isa mo.
hindi na siya kumain sa kanyang niluluto. Nawala na siya ng gana sa ginawa ni Jack sa kanyang paghihiga, hindi pa rin siya makatulog. Tumingin siya sa orasan, pasado 12 AM na, pero mulat na mulat pa rin siya. Kaya nagpasya siyang bumangon, lumabas siya sa kanyang kwarto at tumungo sa veranda ng second floor. Binuksan niya ang salaming pinto at sumalubong sa kanya ang malamig na hangin. Ngayon lang niya napagtanto na mataas pala ang lugar na kinatitirahan ng bahay ni Jack dahil tanaw na tanaw niya ang iba't ibang uri ng ilaw sa paligid. Humanga siya sa ganda ng tanawin. Ilang saglit siyang tumigil sa veranda. Nang nakaramdam na ng ginaw, pumasok na ulit siya sa loob ng bahay. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang makarinig siyang may nabasag sa ibaba ng bahay. Dali-dali siyang bumaba ng hagdan at tumungo sa kusina. Binuksan niya ang ilaw, wala naman siyang nakitang nabasag. Napakislot siya nang marinig muli nang may nabasag. Hindi niya mawari kung anong uri ng babasagin iyon. Hinanap niya kung saan ito nagmula. Medyo kinakabahan siya dahil baka may masamang loob na nakapasok sa bahay nila.